So yun mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So pag-usapan po natin itong viral na topic ngayon, or isa sa mga trending na pinag-uusapan dito sa social media, itong pagpanaw or pagpatiwakal ni tatay ni Jano Gibbs sa si Ronaldo Valdez, no, na tatay ni Jano Gibbs. Ito nga, marami tayong mga ano ho dito nung pag-uusapan. Ito yung pulis na nagsalita na tungkol sa kaso, at itong suspect sa pagpanaw umano ni Ronaldo, iniimbestigahan na. So maraming mga ano, no, maraming mga tawag dito, mga teorya at mga reaction ng mga tao, at lalo na yung mga vlogger. Isa na dyan si Utol Chris Ulo, na una ho nag-content dito, no. Dito kasi medyo ano po eh, yung tapos ito pang pinakamasakit dito, yung pagkalat ng video niya nung talagang kitang-kita yung kung ano itsura niya nung nag-ano siya, nagbaril siya sa kanyang sarili. At ayun nga, doon nga po doon sa may part na yun, may mga naging question din ako. Sabi ko, ba't ganun? Sa edad na 76 years old, at yung baril po ay 45 caliber, eh parang napaka-posible po na mahahawakan niya pa po yun sa ganun niyang edad. No, alam naman natin, 45, isa po yan sa mga napakalakas na baril, no? Kaya kung halimbawa yung impact po niyan, parang nakakapagano na, di natin alam kung may foul play ba na naganap dito. Para sa akin, parang meron, kasi hindi ka makapaniwala eh, na mga kabiyaya, hindi ka makapaniwala na sa edad niyang 76 years old, eh mahahawakan niya pa at ano niya pa ba yung baril niya na yun, makokontrol niya pa yung lakas ng impact nun, at mailalagay niya pa sa ita. So hindi na natin papanood dito yung mismong video na yun, no? Dahil ayoko rin pong mapanood nyo, at alam ko rin na siguro napanood nyo na rin naman. Ako, napanood ko na. At ayun nga, no, pinaghanap ng NBI, or baka nahanap na nga, yung hindi pa natin alam kung baka nahanap na ba. Comment nyo na lang ho dyan kung nahanap na or pinaghahanap pa ng NBI yung mismong naglabas ng video na yun. Yeah. So dito muna tayo sa video na to, no? Nagpakalat, no? Nagpakalat ng video ng namayapang aktor na si Ronaldo Valdez, ipinapatugis na sa NBI. So ito po, at ating panoorin po itong video na to. So tingnan ho natin. Ito po, palagi kong pinapanooran itong video na to. Celebrity Bus. Tingnan natin kung may makuha tayong impormasyon or ano ba. May foul play ba sa naganap na insidente nito, or talagang kagustuhan lang po ito niya na magtapusin ang kanyang buhay. So panoorin natin. Pakalat sa video ng namayapang veteran actor na si Ronaldo Valdez, ipinatutugis na sa NBI. Kahit na sinong malapit na tao at mayroong respeto sa veteran actor ay hindi matutuwa sa kumakalat na video ngayon ng namayapang actor. Kagaya na lamang ng talent manager ni Ronaldo Valdez na si Jamela Santos, na hindi napigilang mapamura sa galit matapos may maglabas sa social media ng napakasensitibong video ng namayapang aktor. Sa kanyang social media account ay kanyang inilabas ang kanyang galit. Minura niya ang mga bumastos sa legacy ni Ronaldo Valdez. Mga hayop kayo, magtutuos tayo pagkatapos ko magluksa, ani Jamela. Dagdag pa niya sa kanyang Facebook post, "Why people can be so cruel? I can't believe it. Ano, para maka-scoop kayo? Para mag-trending kayo? How can you be so low? Mga walang respeto. A good and a brilliant man like him doesn't deserve this. Babalik sa inyo lahat ng ginawa nyo. It's just a matter of time."
Ibinahagi rin ito ng talent manager sa kanyang Instagram page at nanawagan sa publiko para i-mass report ang mga video nagkalat. Humingi rin siya ng tulong mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Aniya, do we have someone from NBI that can help? Please, mass report it. Sa video kasi na kumakalat ngayon sa social media ay makikita ang pagpasok ng mga investigador sa kwarto ng aktor kung saan makikita duguan ang ulo nito at wala ng buhay. Matatandaan namang isa sa labis na nalungkot at nagluluksa sa biglaang pagpanaw ng veteran actor na si Ronaldo Valdez ay ang kanyang talent manager nga na si Jamela Santos. Ani ay hindi niya raw akalain na ang kanilang dinner noong Biyernes, December 15 ay ang huli na pala nilang pagkikita. Dalawang araw kasi matapos nito, December 17 ay lumabas ang balitang pumanaw na ang veteran actor sa edad na 77. Sa pagbabahagi ni Jamela ng mga larawang kuha mula sa kanilang huling dinner, sinabi ni Jamela sa kanyang caption sa Instagram na may unusual gesture na ipinakita ang veteran actor na hindi nito madalas ginagawa. Kwento ni Jamela, "This is my last dinner with him last Friday, December 15. It's supposed to be my despedida dinner because I'm leaving for..." So yan, may ads lang no, mga kabiyaya. Alam nyo ha, dito sa ano na to, dito sa issue na to, hindi ko lang totoo naman po yung sinabi ng talent manager ni Ronaldo Valdez na talagang ginawa lang yun para magka-views, magka-ano. Kasi kung ikaw ang matinuang tao, di mo na dapat kailangan ilabas yun. Tsaka bakit may video? Alam naman nila, ito ah, alam naman din nila na celebrity yun. Alam nila na kapag nilabas nila yung video na yun, eh puputaktiin talaga ng mga netizen yun. At may kita talaga yun. Alam nila yan. Pero bakit nila nilabas yung video yun? Diba? Kaya totoo naman yung sinasabi ng talent manager ni Sir Ronaldo Valdez na para lang magka-views, para lang maka-scoop kayo, para lang para lang mag-trending yung video nyo, makakuha kayo ng malaking followers. Yan ang mahirap sa iba eh. Hindi nila, alam naman, ewan ko na lang bagay, alam naman nila kasi na artista, celebrity, yung tao na yun. Kaya alam nila na magba-viral talaga yung video. Hindi nila alam na maaari talaga silang makasuhan yan. Talagang bawal yan. No, kahit hindi artista, kahit hindi celebrity or hindi kilalang personalidad, dapat hindi na binibidyo yung mga ganyan. At hindi pwedeng i-video pero doon mo i-send or ibibigay yung video na yan sa mismong kamag-anak. Hindi yung ikaw mismo ang magdi-decision porque ikaw nag-video, ikaw magdi-decision. Dapat hindi ganoon. Oh, pwedeng nag-video ka, ibigay mo sa kamag-anak sa nagluluksa ng mga kamag-anak nung namatay, pwede mo doon, di ba? Para makita talaga nila or sila mismo makasaksi na kung meron bang foul play na naganap, ganito, ganyan. Pero yung ipopost mo sa social media, ano nun? Hindi na, kahit ako hindi ako pabor doon. Maling-mali ho yung ginawa nung ano nun. Ano ba yung nag-video na yun? Police ba yun? Police po ba yung nag-video na yun? Pakicomment yung nga dyan mga kabiyaya. Kasi ngayon ko lang talaga din ito nabigyan ng reaction. So tuloy natin yung video. Only to know that this will be the last time I'm going to see him. He even gave me 3 white Ecuadorian roses, an unusual gesture. You always tell me that I'm the only reason why you are still living. That's the reason why I didn't leave the country as much as I used to. That's the reason why I will drop everything whenever you invite me for coffee or drinks. I am at your beck and call. And I don't mind because I want to create more memories with you. At the back of my mind, I know you're going to leave me, but I never thought you're going to leave me this soon. Minsan daw ay napag-usapan din nila ang kamatayan, ngunit hindi niya akalain ganun kabalis siyang iiwan ng itinuturing niyang kaibigan. Aniya, I even made a eulogy for you alas 7 Sundays. We laugh about death,
but nothing can ever prepare you. Alam nyo, isa sa mga nagustuhan kong movie nito ni Sir Ronaldo Valdez, yung The Seventh Sunday. Grabe dun, umagulhol talaga ako ng iyak dun. O, talagang tumulo talaga luha ako dun sa movie niya. Alam ko marami siyang mga movie na talagang mga pumatok at mga ano talaga, lalo kapag nagiging kontrabida siya sa mga action movie noong mga panahon, di ba? Ang galing niya rin gumanap. Ang galing niya rin gumanap sa drama, sa lahat. Oh, may movie pa nga ito na parang gay siya, di ba? Meron na, nakalimutan ko lang yung title, pero gusto ko rin yun. Lahat ng ibigay sa kanya ng na karakter, talagang nagagampanan niya ng maayos. No? So, tuloy natin. For the real thing, I am beyond devastated. Ikaw lang sapat na sa akin. You are so weird, Pepe. You want me to have a boyfriend. You want me to continue to travel and see the world. You want me to be happy. Sabi mo sa akin, you are at your happiest when you see me happy. That you can truly be yourself when you are with me. Ang tinutukoy naman ni Jamela na Seven Sundays ay ang pelikula ni Ronaldo na ipinalabas noong 2017. Dagdag pa ng talent manager. How can I ever endure this pain? How can I go on with my life? Bangungot ba to? Sino nang magko-correct pag mali ang grammar ko? Sino na kausap ko pagkagising ko sa umaga bago matulog sa gabi? Mag-isa na lang ako. Wala na ako kakampi. My partner in life and in crime is gone. I have never cared for another human being as much as I cared and loved you. Samantala, idinaan naman ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa sunod-sunod na Instagram stories ang pangungulila at pagluluksa niya sa itinuturing niyang Lolo Sir. Matatanda ang Lolo Sir ang nakasanayang itawag kay Ronaldo Valdez ng bagong henerasyon dahil na rin sa karakter niya na ginampanan sa Too Good To Be True, ang rom-com series ng Kapamilya Channel na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at dati niyang boyfriend na si Daniel Padilla. Sa mga larawan at videos na ibinahagi ni Kat sa kanyang Instagram stories, muli niyang binalikan ang masasayang. So yun patapos na rin naman yung video na yun. Dito tayo sa isang video ito. Pulis nagsalita na. Ewan ko kung totoo po ito, no? Sana hindi po ito fake news or gawa-gawa lang video para magkaroon ng views. Sana totoo po ito. So ito, nagsalita na daw yung pulis na nag-imbestiga dito sa kaso ni Sir Ronaldo Valdez. So play na natin. Nibisigan po ng Quezon City Police ang pagkamatay ng aktor na si Ronaldo Valdez. Ngayon, tatalakayin natin ang isang malupit na misteryo sa likod ng pagpanaw ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Ang tagal mo naman mag-intro, bre. Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Pumanaw na si Ronaldo Valdez sa edad na 76 at agad naman ito nag-viral ang balita sa social media. Pero bakit nga ba misteryoso ang pagpanaw ng aktor? Ayon sa Quezon City Police, kinumpirma nila ang pagpanaw ni Ronaldo Valdez. Pero agad nagdulot ito ng haka-haka sa netizens dahil sa posibilidad ng hindi natural na dahilan. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang haka-haka at may ilan na nagtuturing na may kinalaman ang mga awtoridad sa kanyang pagpanaw. Ibinahagi ng ilang netizens ang kanilang mga komento sa social media na may posibilidad daw na kailangan ng imbestigasyon ang kanyang pagpanaw. Ayon sa aming source, dinala si Ronaldo sa St. Luke's Hospital kung saan nandoon ang kanyang pamilya sa kanyang huling sandali. Sa Instagram post ni Jano Gibbs, inanunsyo niya ang pagpanaw ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Hiniling ni Jano ang privacy habang nagluluksa ang kanyang pamilya. Pero habang misteryoso ang pagpanaw, may lumabas na balita na ang dahilan daw ay ang pagkitol ng kanyang sariling buhay dahil sa depresyon. Bagamat may mga nag... Ano ba itong ano, no?
tawag dito, ano ba tong ads na to, ba't hindi na lang doon kayo sa channel ko magpunto eh. Oo. Puro ads eh. Suicide si Valdez. May iba naman na hindi naniniwala dito. Ano kaya ang totoo? Ayon sa ulat, natagpuan si Ronaldo Valdez sa kanyang kwarto pasado ng alas 3 ng hapon, may tama ng bala at isang baril ang nakita. Isinagawa ang masusing investigasyon at agad na inilipat si Valdez sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, idineklara itong dead on arrival. Gayunpaman, habang nasa ospital, isinailalim ang lahat ng tao sa bahay ni Valdez sa paraffin test. Ano ang layunin ng paraffin test at bakit ito isinagawa? Ang paraffin test ay bahagi ng standard operating procedure para sa mga residente na posibleng ginamitan ng krimen. Layunin nito ay makita kung may gunpowder residue sa kanilang katawan. Dagdag pa rito, naglalabas din ang pulisya ng isang ballistic test. Ano ang layunin nito at kailan natin malalaman ang resulta? Ang ballistic test ay naglalayong ma-determine kung ang bala na natagpuan sa kwarto ni Valdez ay mula sa nasabing baril. Saad pa ng pulisya, ay wala pang tiyak na koneksyon sa kanilang investigasyon. Kailangan pa nilang hintayin ang resulta ng mga test bago makapagbigay ng conclusion. Sa ngayon, marami pa tayong katanungan kaysa sa mga kasagutan. Sana'y makuha natin ang totoong sagot sa misteryo ng pagpanaw ni Ronaldo Valdez. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa chika topic natin ngayon? Alam niyo, kahit ako ito sa sarili ko lang opinion to. Parang may ano talaga eh, parang hindi ako makapaniwala na magagawa ng isang 76 years old na Ronaldo Valdez na pigilan yung impact ng ano. Dapat yung baril nasa malayo na yun or nasa baba niya man lang, di ba? Siyempre 76 years old ka. Yung ano mo, yung tawag doon, grip ba tawag doon? Yung ano mo, yung puwersa mo doon sa 45 pa yung baril, di ba? Talagang nakakapagtaka na bakit nasa hita niya pa. Kita natin doon sa video na nag-viral, doon sa video na nilabas, na yung baril ay nasa hita niya. So paano nangyari yun? Kaya talagang maganda rin yung ginawa ng mga nag-iimbestiga na yung mga kasamahan niya doon sa bahay ay inimbestigahan talaga. Kasi parang eh, hindi pa naman 100% pero parang may foul play na ganap. At about po naman dun sa depression, parang napanood ko rin talaga noon na may nanabalita nga itong si Ronaldo Valdez na may depression. May pinagdadaanan pero hindi natin alam kung totoo ba 'yun o hindi, no. So dito naman tayo sa isang video na to na suspect sa pagpanaw umano ni Ronaldo Valdez iniimbestiga na. So sino ba tong suspect na to? Suspect sa sino kaya tong suspect na umano ni Ronaldo? Tapos babasahin din natin yung komento ho dito ng mga netizen. Kung sang-ayon po ba sila sa bidyong ito. So tuloy natin. Suspect sa pagpanaw umano ni Ronaldo iniimbestigahan na. Gumulat sa marami ang biglaang pagpanaw ng veteran actor na si Ronaldo Valdez. Masusi namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ni Ronaldo matapos makita ang bagay na ito sa crime scene. Matatanda ang inilabas na ng Quezon City Police District ang paunang resulta ng isinagawa nilang investigasyon sa nangyari kay Ronaldo. Napag-alaman nga nilang unang natagpuan ng kanyang driver na si Angelito Oclarit ang aktor. Habang itinetalye ng chief ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit na si Major Dodon Lapitan na nakaupo umano ang aktor sa isang upuan na wala ng malay at duguan sa loob ng kwarto nito bandang alas 3 ng hapon noong December 17. May hawak pa raw na isang baril ang aktor habang nakaandu sa ito sa upuan. Nakita nga nila na may tama na ang aktor sa kanang sentido nito. Nakita rin nila ang isang wala ng laman na magazine sa tabi ng katawan ng aktor. Aniya, si Sir Ronaldo Valdez po ay nakaupo po sa kanyang upuan po at wala na pong malay. May tama sa kanyang right temple po at yung baril na ginamit na sa kanyang kamay pa rin. Samantala, iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ang mga kasama sa bahay ni Ronaldo. Kabilang narito ang driver na nakakita sa katawan ng aktor.
Ayon sa mga otoridad, dahil may na-recover na baril sa crime scene, kinailangan sumailalim sa parapin at ballistic test ang mga kasama sa bahay ni Ronaldo noong araw na namatay ito. Nililaw din ng mga otoridad na hindi nangangulugan ang test ng sangkot sa krimen ang mga kasama sa bahay ni Ronaldo. Ginagawa lamang umano nila ito bilang bahagi ng kanilang standard operating procedure para siguraduhin na walang foul play na nangyari sa insidente. Matatandaan na una lang tiningnan ng mga otoridad ang angulo na posibleng kinuha ni Ronaldo ang kanyang sariling buhay. Ayon sa ilang inisyal na ulat, di umano'y nakakaranas sa matindi. Ito na naman yung ads na to. Isturbo to sa panonood, sa panonood ko eh. Kasunod ng operasyon na isinagawa sa kanya noong nakaraang taon para sa kanyang prostate cancer. Nangako naman ang mga otoridad na masusing iimbestigahan kung ano talaga ang tunay na dahilan ng pagpanaw ng veteran actor. Matatandang naglabas na ng pahayag ang pamilya ni Ronaldo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jano Gibbs, kung saan hiniling nila ang privacy sa gitna ng kanilang pagluluksa. Panalangin naman ng ilang fans na matukoy na ang tunay na dahilan ng pagpanaw ng minamahal nilang si Lolo Sir. So tingnan natin yung ano, tingnan ho natin yung komento ng mga netizen kung anong ano, kung anong masasabi ho nila dito, kung ano yan, naka-screen recorder na. So tingnan natin, puro condolence lang ang nakalagay, pero hanap tayo ng pinaka ano talagang ano, dito wala oh. Puro condolence lang yung makikita niyo mga kabiyaya. Pero tignan ho natin dito sa ibang video kung ano, kung may iba pa pong komento. Yan, makikita niyo? Ito, rest in peace, condolence to family, what's a new Filipino, kahit nga ibang bansa kayang labagin ng lo. So ito pa, may you rest in peace, Lolo Sir. Under this prayer, you are more than manager to him, are like daughter, you may have been sunshine. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Sir veteran actor Mr. Ronaldo Valdez. So wala rin naman dito, oh. Respect for the family. Rest in peace your idol. So wala naman masyadong ano. Anong video po? May kumakalat po na online na kuha nung nakita nila si Lolo Sir na wala nang buhay. May nag-upload daw po, kita ang duguan ulo habang nakaupo sa ano. Alam niyo, napanood ko nga rin yun eh. Para sa akin, maling-mali talaga yung ginawa nung ano na yun. Kung pulis ka man, maling-mali po yun, sir. Kasi dapat sa nagpaalam ka po sa pamilya or ibinigay mo na lang sa pamilya yung video na yun. Hindi yung ano, hindi yung i-upload mo. So kung sinong kumuha ng video, malamang kung sino ang nandyan, mukhang si Jano Gibbs yung boses na nagsasalita sa video. Si Jano Gibbs daw ang nagbibideo. Parang posible naman. Oo, parang hindi siya yun. O yun nga, iniimbestigahan din ng mga nandun eh. Oo. So eto, yung dapat ireklamo nila, yung mismong kumukuha ng video, kasi siya lang naman, pasimuno ng video, pinakalat niya yung punta sa bahay ng na nangyari, nandun yung tao. Huwag sisihin yung mga nangkalat kasi wala silang magagawa kasi nakalat na. Alangan naman iisa-isay ng mga tao. Mukhang isa sa rumisponde ang kumuha ng video. Ano ba to? Nasa Canada si Jano nung nangyari yun. Based dun sa interview na napanood ko. Yun nga dun sabi ng iba, nasa Canada si Jano Gibbs. So yun. Ano? So sinisisi nga talaga nila yung nagbibideo. Nakita ko din yung video, nakaupo na ng duguan yan. Maging anuman ang video na yan, pinag-uusapan ninyo, baliwala sa akin. Dahil tapat ako humanga kay Sir Ronaldo. Yan. So yung iba hindi napanood. Siguro mga cadaver cuts,
kung ano, yung mga kabiyaya. Yan, tapusin na natin yan. Kung mapanood mo man yung video, siguro mas maganda wag nyo na lang din i-share. Okay naman, wala nang problema kung panoorin nyo. Pero wag naman na sana ng ano, wag naman na sana ng i-share na. No? Kasi mahirap pag ganyan bilang respeto na rin po sana sa pamilya ni Sir Ronaldo Valdez, no, bilang respeto na lang at respeto na rin sa kanya, sa mga at alam ko naman na iniidolo natin siya, no. So sana yung mga nakapanood ng video diyan, wag niyo i-share yung video para hindi na lubos na kumalat. At kung sino man po yung nag-upload ng video na yun, ay dapat po ay managot din. So, kung sino man po ang mga nag-upload nun, dapat ay managot din. Kasi hindi na rin ho tama kasi talaga yun. Dapat, okay, nandun na tayo sa punto na viral yun. At alam kong kikita kayo, lalaki yung followers, abuse nyo. Pero isipin nyo, yung sama ng loob ng pamilya. No, kapag ginagawa nyo yung mga ganun bagay. So kayo mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa viral issue na to, sa viral case na to ni ng tatay ni Jano Gibbs sa si Sir Ronaldo Valdez? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus.